Yung kay Coach Yeng, yun lang talaga. Yun na yun. Pwede ba sabihin on TV or hindi? Hindi, kahit hindi sa'yo directed yung sigaw niya, parang mapupunta pa rin sa'yo yung sigaw niya eh. Pero nakaka-uplift ng spirit yung mga sigaw-sigaw niya eh. Ah, so, yun ang pinaka-welcome sa akin. Yung question dun, pag nasisigawan ka, ako hindi, never ko pa naging coach si Coach Yeng, pero pag nasisigawan ka ni Coach Yeng, ano yung effect nun sa'yo? Namomotivate ba or medyo nagigising ka? Mas motivated ako kasi nung time na bata ako, eh, matigas talaga ulo, kailangan sigawan mo pa ako eh. Wow, okay. Iba-iba. Oo. Okay. Pero alam mo, in my experience covering si Coach Yeng, all his players said that grabe, parang ano eh, parang father figure din si Coach Yeng eh, because he protects you talaga eh, no matter what eh. Eh ganyan ba din yung experience mo? Oh, talagang pagtatanggol ka niya sa court kapag ka talagang agrabyado ka talaga, pati referee, lahat talaga papatulan niya basta lang mapagtanggol ka niya as a player. Eh Kuya Alex, ito Coach Yeng, tapos na tayo doon. But paano naman si Kuya Bo Belga? Rain or shine kayo before, you guys were teammates. Kamusta naman yung pag-welcome niya sa'yo? Masakit katawan ko eh. Pagka-pang first practice ko, pamassage ka agad. Massage after tsaka during practice. Oh, by the way, we just wanna say hello to Rodney Brondial. Finally joining us. Rodney, kamusta ka naman? Sir, good evening. Okay naman po. Okay. Katapos lang nung meeting namin, medyo kasalanan nila EJ ito eh. Okay, but you know, we're here to talk, I know we're here to talk about the PBA, pero let's go back to your time in Adamson muna, kasi we got some nice memories coming from si Kamson and from Nuiles. So, talking about yung time mo sa UAAP, is there anything in particular, may favorite memory ka ba from your time in Adamson, either off the court, on the court, na kapag binabalikan mo, napapangiti ka na lang? Siguro yung bonding talaga kasama yung mga teammates ko. Kasi sobrang close kasi din talaga namin yung mga yan. Talagang magbabarkada kami. So yun yung pinaka siguro na miss ko. Yung sa college days. Eric, so okay, linaglag ka na ni Rodney kanina, so we're gonna go to you next. looking at yung welcome to the PBA moment mo, what was it for you? Sa akin siguro sa practice si Coach Franz pumarin. Siyempre, hindi sila nakakain na yung ni Coach Yeng. Once na sinabi ang tago sa buto. Pero paano ka nagre-respond dun pag ako naririnig ko yun, nakalaban ko si Coach Franz pumarin sa UAP. Grabe talaga sumigaw. Ano yung effect naman sa'yo nun, Kuya Eric? Siguro kung magiging pusong mamund ka, hindi ka mabubuhay. Hindi ka tatagal sa kanya. So paano dapat? Ginawa ko, inano ko lang, in-accept ko nang in-accept. And then kapag alam ko medyo yung masakit na sa dibdib ko, labas ko na sa tenga ko. Laro na lang ulit. Laro na lang ulit, laban lang. Ikaw naman Rodney, we're talking about yung welcome to the PBA moments. Ano yung, siguro ano yung moment mo on the court na masasabing mo welcome to the PBA? Ako yung unang practice ko pa lang sa Ginebra. Sobrang physical na kagad ni Billy Mams eh. Talagang bibinyagang ka na kagad eh. Binugbog ka ba? Natatanda ako nun, parang may kasabay akong nag-tryout nun. Binigyan ka agad ni Billy, basag yung ilong eh. Seryoso yung basag talaga yung ilong, grabe. Tapos talagang sobrang physical ni Billy noon, nambubuli talaga siya. Tapos natanda ako, parang isang buong taon, ang pangalan ko sa kanya, Rookie. Hindi niya ako tinatawag na Rodney or ano. Rookie lang tawag niya sa akin, isang buong taon. When was the first time he called you Rodney? Nalala mo pa ba? Yung alin po? When he first called you Rodney, anong ginawa mo? Nung hindi na ako Rookie. Yung next year na lang, o. Nag-graduate ka lang. Doon niya ako tinawag na Rodney. Well, pero syempre part ng pagiging pro, syempre yung mga favorite matchups natin sa PBA. Pero nung rookie kayo, sino yung favorite matchup mo nun, Kuya Rodney? Ako,
sobrang ano, sobrang parang na-starstruck ako nun kay Kuya Ping eh. Parang, siyempre. Siyempre. Alala ko nun, before ako magpa-draft, nagpapapicture pa ako sa kanya nun pag nanonood ako nung mga games nila. Naabangan ko pa sa parking lot yun, nagpapapicture pa ako dyan kay Kuya Ping. Tapos biglang, nung kalaban mo na siya, minsan tinitingnan ko pa, pagkatabi ko sa re-rebound sa free throw, tinitingnan ko pa eh, parang, grabe, idol ko to. Tapos, di ba, kalaban. Sobrang sarap sa pakiramdam. Ngayon, retired na siya, meron ba siyang mga in-import sa'yo na advice? Siyempre, naging teammates kayo dati. Oo, kasi nagkakausap pa rin naman kami ni Kuya Ping eh. Minsan, naglolokohan pa kami. Kuya Ping, ano, kailan tayo mag-workout? Kasi laging ganun yung pag-uusap namin eh. Parang minsan, nung nasa Magnolia pa kami, parang tinuturuan niya ako. Tapos kahit nang dito na ako sa Alaska, tapos retired na siya, nag-i-invite din siya ng ano, talagang pag may time, workout tayo, kaya mag-aral tayo sa ano, sa basketball, ganyan. Oh yeah, that's very Ping. Pero naman Alex, sa starstruck na ba dati on the court? Kay ano, kasi kakampi ko nun si Paulie, so pagkalaban namin ng talk and text nun, si Jason Castro. Kaso di ko nakikita eh. Pag binabantayan ko, di ko nakikita. Kaya nga the blur eh, di ba? Oo. Naka-matchup mo ba si Kuya Jason, Kuya Alex? Kasi pag sa rain or shine ka, kahit sino pwede mong bantayan. Sa 1-2-3, pwede mo siyang bantayan. So siya ang pinaka... Yung talaga, pag nababantayan mo yun, parang kulang pa yung pre-notice mong laterals. Hindi ko makakabol eh. Siyempre, prime niya rin yun eh. Ikaw naman, Eric. Oo. May na-starstruck ka na ba dati on the court? Kay Kuya Danny Seager. Nga, no. So, siguro, inabot ko pa siya eh. Nagpa-feature ako sa kanya, nag-tryout ako sa Barako Bull. Grabe kahit medyo may edad na siya nun, is yung galaw niya is pulidong-pulido. So, before pa naman, lagi ko na siyang pinapanood. So, yun. And then, syempre, nung rookie ako, eh, Kuya Asi. Talagang, gaya nga ng sinabi ni Rodney, hey rookie din ako nun. After ang practice, lagi akong hila. Hila ako lagi niya, o kakain kami. Tapos, syempre, may konting inuman na hindi ko na madadala yung kotse ko pa uwi, magta-taxi na ako. Alas.